bonggang-bongga kasi since umalis kami papuntang America at saka sa Canada last February at bumalik nung February 19, bumalik kami nung March 20. O ngayon lang kami nakapag-vlog kasi ang dami-dami po talagang mga inayos, mga ganap, etc. Pero sa mga nanonood po sa akin sa Maritas University, siguro naman napapanood nyo kahit medyo ngarag-ngaragang patal. Kahit dito sa Unbearable Channel, simulan na po natin ang ating mga samut-sarit, mga maiinit na chika kagaya ng napaka-init na summer ngayon. April, first week po ng April ito. Ito na, balitaan natin ang, uy, meron ng cut din, nakakatuwa, cut din, Kathniel. Ay, Kathniel tuloy. Sadali muna mo. Sorry si Kathniel. Kathden, Catherine Bernardo, at saka Alden Richard. Tama ba sinabi ko, Kathden? Kathden, ano? Hindi Kathniel na sinabi ko, ano? Anong una, Kathniel? Sorry ho, kasi syempre dala-dala pa rin tayo ng ano, 12 years pa naman. Anyway, yun nga po ang pinag-uusapan ngayon sa apat na sulok ng showbiz na tila nagkakaroon na ng, syempre kung part pa rin ito ng promotion nila, ng upcoming project nila, eh ako panigurado naman ako na magkiklik ito kasi nga dahil simula nang mag-birthday si Catherine Bernardo sa Palawan na kung saan inibita niya ang kanyang mga close friends, nakita natin doon sa mga photos, sa mga videos niya sina Joshua Garcia, Jericho Rosales, si Kakay at si Alden Richards na nakipagkantahan pa sa kanya. And then ang makabalik dito, sinorpresa pa niya, may mga flower pa. At napansin ng netizen, meron silang tinatawag na ano, identical, yung couple ring, kulay black, na pareho nilang suot-suot. Na sinasabi naman ng mga netizens na, well, maraming kinikilig kasi nga, syempre, single na uli si Catherine. Tapos, itong si Alden naman, wala rin naman talagang dinideklara na naging seryoso niyang karelasyon. Kaya, since naging matagumpay yung kanilang pagsasama sa pelikulang Hello, Love, Goodbye, and mukhang masusundan nga ito dahil sa mga ganitong collaboration, sa ganitong mga sighting, and dami pong nai-excite, kasama na po doon ang Unbettable Channel. But on the other side, syempre, habang pinoproseso siguro ni Catherine yung pag-move on niya, pag-move forward niya sa nangyari o sa naganap na pagkikipaghiwalayan niya kay Daniel Padilla, may mga samot-saring issue na sumabay, kagaya ng sa sa puntong si Daniel yung nalagay sa mas negatibong lugar, yung impression sa kanya talagang sumobra yung pambabash, tumating sa mga personal na issues. In fact, habang binavlog natin ito, pinag-uusapan yung nagba-viral din na parang photo ba o video nila sa ex na parang pinagbabawalan niya na gawin ni Catherine. Nung sila pa ha, naglalabasan ngayon lang yung mga ganong istorya na nung palang ginawa ni Catherine yung at saka ni Alden yung Hello Love Goodbye at magkakaroon ng sequel supposedly ay parang pinagbawalan siya ni Daniel at parang may eksena pa yata doon na parang sasapukin or something na parang part ng kanilang parang pag may mag-jowa, di ba, may mga ganun tayo. But syempre dahil nga sa pangyayari lumalabas nga tuloy na parang baka nga daw sa totoong buhay nung sila pa ni Daniel may mga ganung kaganapan at nag 1 plus 1 ng mga netizen lalo na yung mga nagagalit kay Daniel na may kakayahan pala daw si Daniel na sakulan si Catherine. May mga ganung kwento na syempre pa ikinalulungkot din namin kasi sabi nga namin kahit papano nasaksihan din naman natin yung pagmamahalan at pagsasama nila sa napakarami nilang proyekto. Kaya parang ang lungkot-lungkot na isipin na sa ganitong teknolohiya, sa ganitong panahon, kahit kumbaga tapos na at parehong panig ay nag-move forward na or nag-move forward, may mga ganitong eksena ang lumalabas. Kaya nga ang nagiging lesson dito, kung ano man yung mga ginagawa siguro natin before, lalo pat usong-uso na nga sa digital world yung mga pag-titake ng video, pag-titake ng photo, mas maging maingat, di ba, Donita? Kasi ang bilis-bilis ng kumuha ng ebidensya o kaya resibo at ginagawa na lang ng kung ano ng kwento. Well, sa kabilang dako, since pumutok po itong viral o trending na issue kina Catherine at Alden sa kanilang posibleng pagsasama, nabubulol ako ha, in fairness, sa kanilang pagsasama, uli may proyektong gagawin. Ito na nga, may kumakalat na meron silang couple
black ring. Couple, kasi identical, ano ba tawag sa ganun? Couple ring nga, di ba? So, nagba-viral nga ito, pinag-uusapan, at maraming tumatanggap sa sinasabing bagong pagkakaguluhan ngayon na tambala na Catherine at Alden Richards na tinatawag ng Kathden, o, di ba? So, well, sa kabilang dako naman, itong si Mama Carla, Carla Estrada, na nani ni Daniel, eh parang may, ano naman, may pa-mysterious naman na post din na parang sumabay, o sabi ng ibang netizen, parang nag-gumigimik din kasi nga parang hindi na napag-uusapan sa mainstream media si Daniel. But in fairness naman, may sarili namang paraan siguro si Daniel kung paano siya pag-uusapan at nababalita. Kasi nung nasa Amerika kami, nababalitaan natin na meron siyang itinayong negosyo ba sa Dubai ba yun or what. Plus, may mga posible siyang, may mga project siyang ginagawa kasama nga dito yung pagsasamahan nila ni Zanjo Marudo. But the issue is, hindi ganun kainit na pinag-uusapan or kumbaga hindi nagba-viral, hindi nagte-trending kagaya nung dati ay kasama niya at napag-uusapan sila ni Catherine Bernardo. So yun ang difference. But now, ito nga may pa-mysterious post itong si Carla Estrada na very soon daw or soon eh kinukongratulate niya itong anak niya kasi parang may kung anumang proyekto man o karangalan ba or whatsoever na gagawin or matatanggap itong si Daniel. Kaya inaabangan ito din ng lahat na sana nga daw ay hindi ito paandar lang ni Carla kasi eventually pag paandar lang or alam mong gumigimik lang para sabayan lang yung nagtitrending ngayong Kathden na black ring, nagba-viral na couple ring nila, eh sasabihin baka maputukan din kayo Carla at Daniel sa huling sultada kumbaga kasi kung gimmick lang ito at wala namang malaking pasabog na inaasahan para kay Daniel, eh di, parang sinasabing nagpapasikatan ba o napapaandaran sila sa social media. But, well, kagaya nga ng nasabi natin, napakaganda ng moving forward process itong si Catherine kasi sabay-sabay na ang daming magagandang balita sa kanya. Tapos yung mga endorsements niya talaga at yung mga sinasabing mga dating hindi niya nagagawa ay ginagawa na ngayon. Kagaya yung pagpapasexy, pagpapakita ng katawan. In fact, dito sa napanood namin na nagba-viral din na ad niya or video ad niya sa yung Superbody 2 na something-something, talaga namang wow, katawan kong katawan ang pinaparada nitong si Catherine. At siya talaga yung bida. Bukod pa dun sa sinasabing mga cover, mga magazine cover niya, yung mga pictorial niya na talaga namang sexy na talagang pinapakita kahit nga sabihin ng iba na wala naman daw siyang boobs or kinulang siya pagdating dito sa ganung aspeto. Talaga nakahawak ako ha, na sa ganito. Pero pinupunan naman ng kaseksiyan at saka yung kakaibang allure, kakaibang charisma na ipinapakita niya ngayon na kinukumpara nga naman ng iba ring netizen sa pagpapaseksing ginawa ni Nadine Lustre na halos kasabayan niya na naging actress kasi si Nadine among her peers, eh siya namang matatawag natin talagang award-winning or multi-awarded actress sa henerasyong ito kasama si Jeanine Gutierrez, yan nga si Catherine at iba pa na alam mo ni si Charlie Dizon na sila ngayon yung mga bagong sibol na mga young stars na alam mong eventually ay susunod sa yapak ng mga mas veterano at mas magagaling natin mga acting legends or icons kagaya ni na Ate V, Ate Guy, etc. Lorna, Jean, etc. Diba? So masaya lang isipin na sa ganitong proseso at itong pinagdadaanan ni Catherine, sabi nga natin sa mga previous vlogs natin na ang love team talaga pag naghihiwalay sa showbiz dito sa Philippines, talagang mas umaangat, with all due respect sa mga supporters si Daniel Padilla, mas umaangat talaga ang career or ang exposure ng isang babae kesa sa lalaki. At nakikita natin ito sa kasalukuyang setup ngayon. Although sabi nga natin, bilog pa ang mundo, hindi naman natin masasabi kung ano mga future pang magaganap. Kasi who knows, sino makakapagsabi na kahit naghiwalay na sila, eh, posible pa rin sila maging magkaibigan. May mga proseso yan eh. But the thing is, sa panahon ngayon, ito ngayon ang pinag-uusapan, Catherine Bernardo,
Alden Richards at inaabangan ang mga gaganapin at gagawin nilang mga proyekto. Kaya kami po dito sa Unbearable Channel, sa ngalan po ng ating mga subscribers at mga followers na very loyal pa rin na nandiyan kahit po matagal-tagal po ang ating absence, mga isang buwan din po tayong hindi nakapag-vlog at nakapag-post dito sa atin sa social media, eh hindi nyo pa rin po kami iniwanan. Kaya nagpapa-thank you po ako sa inyong lahat, pati na rin po sa aming mga sponsors, ang Ideal Vision ni Dr. Jessica D, si Dr. Jess Solis ng Gorgeous Smile, si Ma'am Ara, ang Faces and Curves family ko na talagang since day one nandiyan, Dr. Sheila Ricasata, Dr. Jerry Casata at lahat ng mga ka-Faces and Curves ko. O, diba? Ang Simas Philippines, Tito Thelma Zuniga Rodriguez, ang mga very loyal po natin sa Unbettable Channel, kagaya ni Lolita Di Diyos Katsuki, Ati Josie Dagami Johnson, si Kuya, si kapatid na Rina De Leon, si Tito Manny Garcia, Colonel Jundi Mayuga, Tita Thelma Zuniga Rodriguez, at maraming pa pong iba, yung mga kamag-anak po namin, mga naging kaibigan po namin sa Canada, sa Toronto, sa Ottawa, sa Quebec, Miss Marilyn Timog at family, maraming thank you sa iyo, pati na rin po kay Lee Reyes sa Toronto, kay Kuya Von Nabus dyan sa Toronto, Canada rin po, at sa lahat po ng mga nag-asikaso rin po sa amin sa Amerika, dyan po sa Connecticut, sa New York, pati na rin sa Boston, sa Massachusetts. Roger Esmer, Jeric De Lucientos, and Sarah De Lucientos and family. Kay Justin, o, diba? At sa lahat po ng mga taga-subaybay po namin all over the world, o, diba? Nagbabalik po ang inyong lingkod dito sa Unbearable Channel. And I thank you.